Galak na yung lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagpapasalamat, mga biyayang ating ipinapanalangin sa Panginoon. Sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating lahat ng naging mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral. At ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na binatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. At ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil.
Ang galing ng poon hanaping magsikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Nililipol nila yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po yung upo sumandali. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, talagang kay buhay na buhay. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid. Ang pagbabago ng isang tao ay nagaganap una sa kanyang kapaligiran, no, sa kapaligiran kanyang nilakhan, no. Makikita mo ang isang tao ay nade-develop dahil sa pamilya na kanyang kinabibilangan, o kaya ay kung saan siya lumaki. Halimbawa, ang isang nagpapari na seminaryo, ako'y isang batang pauli-uli sa tabi ng dagat, taga-isla, inilagay sa seminaryo, utik-utik, nababago ang buhay, nag-iiba ang pananaw, lumalalim sa pananampalataya dahil nakikilala ang Diyos sa pamagitan ng mga formator, tagapagturo sa amin sa seminaryo, at sa araw-araw na pagdadasal, pagharap sa Santisimo, nababago. Ano? Nababago. Gaya nababago kami, ano? Sa pamagitan ng formation. Kayo, iba't iba. Kung saan ka lumaki, yun ang iyong laging ugali, ano? Dumaan sa maraming pagsubok sa buhay,
nababago ka din, ano? Pero tingnan ninyo ang mga alagad. Nalibigyan natin ng pansin ay si San Pedro, no? Siya ay nung una kasakasama ni Jesus. Oh, tingnan ninyo ang taong ito, no? Kasakasama niya ay si Jesus, no? Pero kita niyo ang kanyang pagbabago. Una, ang hirap niyang umunawa kay Jesus sa mga pinapaliwanag niya, hindi niya maunawaan. At sa una, ang tapang niya, sabi niya, Panginoon, ano, handa akong mamatay para sa iyo. Pero nung naandun na at tinatanong, digay ikaw ang kasama nito, siya'y hindi ko siya nakikilala. Pagka siya'y malapit na at si mamamatay na para kay Jesus, ang sabi niya, hindi ko siya nakikilala. Mga minamahal, ang pagbabago ng tao pagdating dito sa scripture, mapansin ninyo, ang tao ay nagbabago siya sa kanyang sarili, nababago siya sa pamagitan ng paglokob ng Espiritu Santo. Yun ang kakaibahan, ano? Ng mga alagad, sila'y nabago sa pamagitan ng paglokob ng banal na Espiritu sa kanila at sila'y nabago ang kanilang pananaw. Ang pagkilala nila sa Diyos ay lumalim. Kaya naman, kita ninyo ang kanilang naging buhay, hindi sila natakot na magpatotoo tungkol sa Diyos. Kahit ngayon ay ikamatay nila, kaya nilang humarap sa lahat ng pagsubok na bunga ng tao. Tingnan sabi ni sumagot, ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Sino ang kanilang kaharap? Mga Pariseo, ano, mga matatanda ng bayan, mga religious leaders, matibay na ang kanilang loob dahil sa paglokob ng Espiritu Santo. Tayo, mga minamahal na mga kapatid, ano, paano tayo makakaroon ng tapang at pagbabago sa ating sarili? Paano kaya? Ang mga alagad sa pamagitan ng paglokob ng Espiritu Santo sa kanila, sila'y hiningahan ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Sila'y nagkaroon ng lakas ng loob. Tayo, paano na? Anong ating gagawin? No? Mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos araw-araw, yan ang magpapabago sa atin. Father, paano po ba sumunod sa kalooban ng Diyos? Huwag kang gagawa ng kasalanan. Huwag mong papasukin ang buhay na mali, na magpapahirap sa iyo. No? Sabi ay, ang aayaw sumunod sa Diyos, hindi siya magkakaroon ng buhay at mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Sa mga taong matigas ang ulo, ano? Mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. No? Kaya mga minamahal, ano, sa ating buhay, maraming tao ang sinasanay ang kanyang sarili sa kasalanan. Para bang ang normal lang sa kanya ang gumawa ng masama. At dahil dyan, hindi ka makakaranas ng pagbabago. Kaya anong gagawin natin utik-utik? Ano? Utik-utik. Ilagay natin ang ating sarili, ano? Utik-utik, dahan-dahan lamang. Halimbawa, katulad kaming nagpapari, nilagay ang sarili para magbago sa seminaryo. Ano? Utik-utik, nagdadasal. Sa looban ng mahabang panahon, nababago rin tayo pag tayo nagdadasal at lumuluhod at lumalapit sa Diyos. Dito po sa Santo Padre Pio, sa National Shrine, ang isang maganda dito ngayong nangyayari ay yung banal na oras sa gabi. No, yung tayo ay may holy hour, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Napakatahimik ng lugar. Hindi na sobrang dami ng tao. At makikita ninyo, mararamdaman ninyo ang kanyang dakilang presensya. At yan ang magpapabago sa tao. Nung kami nasa seminaryo, isang tinuro sa amin ng mga formator yung pagharap sa Santissimo araw-araw. Yung naandong ka lamang, nanonood ka, para bang pinapanood mo ang Diyos, nakikinig ka, na hindi ka umiimik. Utik-utik, mababago ka
ng Panginoon. Kaya mga minamahal, mga kapatid, napakahalaga ng pagpunta lagi sa ganitong gawain. No, tayo hindi katulad ng mga alagad na instant na nilukuban ng Diyos ng kanyang banal espiritu kaya sila'y tumapang. Tayo, utik-utik nating baguhin ang ating buhay. Una, ilayo ang sarili sa ika'y mapapahamak. Ano gayan? Kasalanan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Tayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghel, nanigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpasalamat tayo.
sa kanyang naway walang hangga. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dadasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Kaugnay po ng isasagawang blessing at grand opening, isinagawang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Asteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Kligo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Asteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malaking parking area dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na Linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa sa 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang video na to. Ngayong umaga, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga ating hari at manunubos.